Basel Manadil hindi pa rin titigilan nila Bobby Chong at Mr Chang hanggat walang nakukuhang pera. Magandang araw mga kawanista. Marami ang nag-message sa atin na meron na namang bagong upload si Chong Bobby Channel noong mga nakarang araw at sana'y pwersa na naman sila ni Mystica at ang kanyang anak na si Stanley. Ayaw ko na sana banggitin ito o pag-usapan pa dahil okay na rin naman si Idol Basel. Pero di ko matatanggihan ang mga taong naniniwala sa atin at gustong gawan ko ito ng reaksyon. Ito na nga mga kawanista. Sa video ito ating tatalakayan ang tatlong bagay na posibleng mga dahilan ng lahat ng ito. Una ay kung bakit nakipagsanib-puwersa si Mystica sa kampo ni Bobby Chong para pabagsakin si Basel. Ano ang nagtulak kay Mr. Chang para gawin ito? At pangatlo, bakit ayaw pa rin tigilan ng mga ito si Basel Manadil? Bakit nga ba nakipagsanib-puwersa si Mystica kay Chong Bobby Channel? Isa lang ang nakikita kong rason kung bakit nakikisausaw itong si Mystica at nakipagsanib-puwersa pa kay Bobby Chong. Alam ni Mystica na ang pagtulong nito kay Basel Chong ay makakuha ng maraming atensyon mula sa mga supporters ni Basel Manadil. Makakatulong din ang isyong ito para ma-promote ang kanyang YouTube channel. Kung inyong mapapansin, bawat upload videos ni Bobby Chong ay laging nakalagay ang pangalan ni Mystica at ang kanyang YouTube channel. Posibleng isa ito sa kanilang mga naging usapan. Pangalawa, ano ang nagtulak kay Mr. Chang para gawin ito kay Basel? Isa lang ang nakikita kong dahilan para gawin ni Mr. Chang at kalimutan ang lahat ng mga magagandang nagawa ni Basel sa kanya. Walang iba kundi ang pagkaganid sa pera. Gustong makakuha ng malaking pera ni Mr. Chang mula kay Basel Manadil sa pamamagitan ng mga videos na kung saan siya ay nakasama. Masyado nang nagpapakilala itong si Mr. Chang dahil na-impluwensyahan na rin ito ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi lamang isang tao ang nasa likod ng mga ito. May mga taong nagtutulak kay Bobby at Mr. Chang para gawin ang mga bagay na ito dahil lamang sa pera. At ang pangatlo, bakit ayaw pa rin tigilan ng mga ito si Basel Manadil? Dalawa ang nakikita kong dahilan kung bakit ayaw pa rin ng mga ito manahimik sa kabila ng pananahimik ni Basel Manadil. Una, gusto nilang i-pressure si Basel Manadil hanggang sa magbigay siya ng pera para lamang manahimik ang mga ito dahil alam nilang maraming pera si Basel. Pangalawa, gusto nilang sirain si Basel Manadil sa mata ng publiko kaya gumagawa ang mga ito ng issue para lamang masira siya. Talagang may mga taong gagawin ang lahat para lamang sa pera. May mga taong nakalimutan na ang maging mabuting tao dahil lamang sa inggit. Nakakalungkot na may mga ganitong klase ng tao na hindi man lang marunong magpasalamat sa lahat ng magagandang nagawa ng isang tao para lamang sa ikabubuti nila. Samantala, nagsalita na rin si Ryan Bang kaugnay sa isyo dahil isa rin siya sa mga taong tumulong kay Mr. Chang. Sinabi din ni Ryan Bang na late na niyang nalaman na natalo pala sa sugal si Mr. Chang. Nalaman niya lamang ito lately kaya naintindihan niya kung bakit hindi tinutulungan ng Korean Embassy si Mr. Chang dahil batas sa kanilang bansa na bawal ang pagsusugal. Nagpapasalamat rin si Ryan Bang kay Basel Manadil dahil tinulungan niya pa rin si Mr. Chang at hindi inusgahan sa kabila ng kanyang nakaraan. Gusto rin ni Ryan Bang na makakulab si Basel Manadil. Lubos din na nalungkot si Ryan sa mga naging aksyon ni Mr. Chang. Hindi niya maintindihan kung bakit sa kabila ng mga tulong na ginawa ni Basel ay nagawa pa nitong siraan ng tao. Ano ang masasabi mo sa video ito? Mag-comment lamang at ating pag-usapan. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Paalam!